Mapagpalang araw sa inyong lahat, mga ka-DM. Ang kwento nga palang ito ay remastered na lamang sapagkat nabura na ang naunang upload nito. Inayos ko lamang ng kaunti upang sa mga hindi pa napapakinggan ito. Kung ikaw naman ay napakinggan na ang kwento ni Tata Ago at ayaw na itong ulitin pa, maaari naman kayong mag-next story. Salamat po. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay patungkol kay Tata Ago. Siya lang naman ang isa sa pinakamagaling na albularyo dito sa aming bayan. Marami itong mga anting-anting. Ito ang trabaho ni Tata Ago sa kanilang bayan. Oo nga pala, Tatay Ago talaga ang tawag sa kanya. Noong binata pa raw itong si Tatay Ago, ay madalas daw itong maging sawi sa mga kababaihan. Hindi niya raw maintindihan kung bakit. Ngunit hindi naman siya kapangitan, kaya imposible naman na wala talagang nagkakagusto sa kanya. Minsan ay naiisip ni Tata Ago na baka natatakot ang mga kababaihan sa kanya dahil maraming kababalaghan ang nakapalibot sa kanya. Araw-araw, gabi-gabi, yun ang kutob ni Tata Ago na hindi naman malabong totoo. Siyempre, ang mga kababaihan ay takot sa mga aswang o mga elemento na nakakasagupa ni Tata Ago. Hanggang sa nakilala niya si Tina. Si Tina, pangalan ng isang dalagang nagpatibok sa kanyang puso. Nakilala niya ito noong bumisita si Tina sa bahay ni Tata Ago. Nais kasi nitong malaman kung ano bang kababalaghan ang madalas na nanggugulo sa kanilang bahay. Kapag umaalis sila ng buong pamilya, ay dadatnan na lamang nila ang kanilang bahay na gulo-gulo ang mga gamit. Mga sapatos, papeles, at kung ano-ano pa. Nakakalat na lamang ang mga ito sa kanilang sahig, tila ba mayroong hinahanap na kung ano ang sinuman o anuman na nilalang ang nanloloob sa kanilang munting tahanan. Yan ang bagay na sinadya ni Tina kay Tata Ago. Hindi naman siya napahiya rito sapagkat ito talaga ang gawain ni Tata Ago. Kaya naman ora mismo ay sumama si Tata Ago kay Tina. Sa bahay nila naman ay hindi naman kalayuan sa tinitirhan ni Tata Ago. Mga nasa 5 kilometro lamang ang layo. Oo nga pala, sa probinsya ay hindi naman malayo ang ganoon. Kahit nga 3 bundok pa ay sinasabi nilang malapit lamang. Mga taga-syudad kasi ay nalalayuan na kapag ganoon nakalayo ang pupuntahan. Sinadya ni Tata Ago ang bahay nila Tina gamit ang bisikleta ni Tata Ago. Inangkas niya si Tina rito upang mabilis lamang silang makarating sa kanilang paroroonan. Noong una ay ayaw pa ni Tina na umangkas kay Tata Ago, ngunit napilit rin siya nito, kaya naman mabilis na lamang silang nakaabot sa tahanan nila Tina. Pagkarating na pagkarating nila roon, saktong-sakto na naabutan pa ni Tata Ago ang mga bagay na nakakalat sa kanilang sahig. Agad siyang nagtanong, "Kailan ito nangyari?" "Kagabi lang yan. Kaarawan kasi ni Tia sa kabilang ibayo. Doon kami natulog ng buong pamilya at walang naiwan rito sa bahay. Pag-uwi namin ay ganyan na ang gamit. Hindi na namin mabilang kung ilang beses na itong nangyayari. Alam naming hindi tao ang gumagawa nito. Dahil nakasara ang kandado at wala namang ibang lulusutan sa bintana." Paliwanag ni Tina. Pinagmasdan ni Tata Ago ang bintana ng bahay. Nakita niyang napakakipot lamang ng butas dito at hindi talaga kayang pasukin ng tao. Kahit bagong silang na sanggol ay mahihirapan na makapasok rito, ngunit sa bintanang iyon ay nabaling ang atensyon ni Tata Ago. "Ah, tama kayo. Hindi nga tao ang gumagawa niyan. Narito pa ang bakas." Sambit ni Tata Ago. Dahilan kung bakit sila kinabahan ang mga kasama ni Tina sa kanilang bahay. Maging ang kanyang amay kinikilabutan rin kahit iyon pa lamang ang sinasambit ni Tata Ago. Dito na nga sinundan ang paliwanag ni Tata Ago at kanyang sinabi, "Heto, malinaw pa. Siguro madalas itong mangyari kapag hating gabi.
may nakakapasok na aswang rito. Hindi ko lang matukoy kung anong klase ng aswang, subalit ang aswang na yon ay nakakapagpalit ng anyo. Narito pa ang laway niya. Masangsang ang amoy nito. Paliwanag ni Tata Ago, sabay turo sa iilang mga bakas ng laway sa bintana ng bahay ni Latina. Noong pinagmamasdan nga ito ni Latina, ay bigla silang kinilabutan. Aswang pala ang nanggugulo sa kanila. Ngunit paano nila ito mapipigilan sa panggugulo? Yan ang katanungan nila kay Tata Ago. Ganito ang gagawin natin. Huwag niyong hahayaan na mawalan ng asin sa bahay na to. Sabuyan niya muna ng asin ang paligid ng bahay, lalo na ang pinto at bintana. Maglagay din kayo ng bawang sa mesa o sa mga upuan. Yan muna ang gagawin natin. Ngunit kung dumating ang sitwasyon na naririto na kayo sa bahay sa mga oras na papasok muli ang aswang, tandaan niyo, kadalasan ay pusa ang anyo nito. Kung may kakaibang hayop ang papasok dito, o kaya naman ay hindi pamilyar sa inyo, hagisan nyo kaagad ng asin. Saka nyo murahin. Yung malutong na mura. Alam ko kasi na ang mga aswang na kapag nag-anyong hayop ay hindi na makakabalik pa sa tunay niyang anyo kapag minura mo ito. Yan ang kahinaan nila. Paliwanag ni Tata Ago. Salamat Ago. Sana'y hindi na kami gambalain pa ng aswang na yon. Pasasalamat ni Tina. Matapos noon ay binabayaran si Tata Ago ng pamilya ni Tina, ngunit hindi niya ito tinanggap. Ito ang unang beses na hindi tumanggap ng bayad si Tata Ago sa lahat ng kanyang mga tinutulungang magtaboy o kontrahin ang mga masasamang elemento. Kaya merienda na lamang ang binigay sa kanya ng kanilang pamilya. Dito ay hindi niya na tinanggihan pa ito sapagkat kumakalam na rin kasi ang sikmura ni Tata Ago noong mga oras na yon. Habang kumakain ng meryendang tinapay at kape si Tata Ago, ay lagi itong napapatingin kay Tina na naghuhugas ng mga pinggan noong mga oras na yon. Napakaganda ni Tina, ngunit alam ni Ago na hindi siya makakapasa sa ganito kagandang babae. Kaya ipinagpikit balikat na lamang ito ni Tata Ago. Noong makauwi na siya sa kaniyang bahay, masayang-masaya siya na iniisip at inaalala ang itsura ni Tina. Pinapangarap niya na ito ang kanyang makatuluyan. Ilang buwan pa ang makalipas, bumisitang muli si Tina sa bahay ni Tata Ago. Ngunit hindi tulad ito noong una nilang pagkikita. Nakangiti si Tina. Noong una kasi parang natatakot ito. Alam na ni Tata Ago ang nangyari. Siguradong hindi na sila ginugulo pa ng aswang na yon. Ago, salamat ha. Tama ka. Simula noong nilagyan namin ng asin ang bawat paligid ng bahay, ay hindi na kami ginulo pa ng aswang na yon. Pagbungad ni Tina, sabay ngiti kay Tata Ago. Dahil nga sa ginawa ni Tina na yon, ay parang naging isang bato itong si Tata Ago. Ito kasi ang unang beses na mayroong isang babae ang ngumiti sa kanya. Kadalasan nga ay natatakot talaga ang mga kababaihan kay Tata Ago. Ngunit ibang iba itong si Tina. Agad na pinapasok ni Tata Ago si Tina sa kanyang bahay. Naabutan pa nga ni Tina si Ago na mayroong panibagong kinagamot na tao. Kaya naghintay pa ito hanggang sa matapos si Tata Ago sa kanyang ginagawa. Pasensya ka na Tina. Medyo magulong bahay. Basta sa susunod na manggugulo ulit yung aswang sa inyo. Sabihin mo lang sa akin. Wika ni Tata Ago. Agad namang sumang-ayon si Tina rito at nagkwentuhan silang dalawa. Masayang-masaya si Tata Ago at Tina sa bawat sandali ng kanilang pag-uusap hanggang sa dumating na ang ama ni Tina at sinundo na ito. Mabait naman ang ama ni Tina at nagpaalam naman daw si Tina na pupunta siya kay Ago upang magpasalamat. Ilang araw pang makalipas, nagtungo muli si Tina, ngunit iba na ang itsura nito. Parang balisa at hindi mapakali. Magtatakip silim na noon, kaya naman nagtataka na si Ago kung bakit naparoon si Tina. Dito na nga niya nalaman na may nanggugulo na naman sa bahay nila Tina. Agad-agad namang nagtungo si Tata Ago at Tina sa kanilang tahanan.
at hindi kinalimutan ni Tata Ago ang buntot pagi at ang iba pa nitong pangontra. Nadatan nga roon ni Ago ang gulugulong mga gamit. Ngunit kakaiba raw noon dahil yung pamilya raw ni Tina ay nasa labas lamang ng bahay. Masayang nakikipaglaro ang mga ito nang marinig nila na parabang may kumalabog sa kanilang bahay. Pagsilip nga raw nila rito ay nakita nilang nagbagsakan na naman ang kanilang mga kagamitan. Wala pa raw silang nilalagay na asin noong mga sandaling yon sapagkat maaga pa at kadalasan kasi ay magtatakip silim na sa tuwing maglalagay sila ng asin. Ang inaalala lamang nila Tina ay baka naroon pa ang aswang sa loob ng bahay sapagkat kakatapos lamang ng pangyayari. Natatakot ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Tina sapagkat iniisip nila na naroon pa ang aswang. Wala namang takot si Tata Ago na pumasok rito. Siya lamang mag-isa noon ang nagtangkang pumasok sa loob ng bahay. Dahan-dahan siyang humahakbang mula sa pinto. Tahimik ang tahanan. Parang walang tao o elemento ang naroon. Ngunit hindi pa rin magpapakampante si Tata Ago. Pagsilip niya sa kusina ay dinadat na niyang isang bakas ng laway. Alam na agad ni Tata Ago na naroon pa ang aswang. Ngunit hindi niya alam kung saan ito nagtatago. Dahang-dahang sumilip si Tata Ago sa kwarto ng bahay. Dito nga ay biglang nagtaasa ng balahibo sa katawan ni Tata Ago. Ito na ang unang beses na makakasagupa niya ang isang nilalang na yon. Ang nasa loob ng kwarto ay mabalahibo. Bangis tao ito na parang isang mabangis na aso ang muka. Dahil sa napakakapal nitong balahibo, agad rin itong napansin si Tata Ago, kaya umatras ito ng bahagya. Alam na ni Tata Ago na ito na ang hudyat na lulusubin na siya nito. Ganoon raw kasi ang ugali ng mga ganitong klaseng aswang. Kapag ito ay humakbang patras, ay maghanda ka na. Sapagkat kumukuha lamang ito ng buwelo, at sa hindi mo inaasahan na oras ay lulusob ito. Ngunit bago pa man mangyari yon, dali-daling hinampas ni Tata Ago ang nasabing aswang gamit ang daladala nitong buntot pagi. Ngunit hindi tinamaan ang aswang. Mabilis itong nakaiwas. Napakabilis kumilos at agad-agad ay nasa itas ito. Tila ba nakasabit sa bubong ng bahay na parang isang butiki. Ganoon kabilis at naglalaway pang nakatitig ito kay Tata Ago. Ngunit kailangan niyang tatagan ng kanyang loob sapagkat kaunting pagkakamali lamang ay siguradong katapusan na niya. Inilabas na ni Tata Ago ang mga pangontra niyang daladala. Isang anting-anting. Epektibong epektibo ang nasabing anting-anting sapagkat noong makita nga ito ng aswang, umaharipas na ito sa pagkalas. Umahanap na ito ng butas na lulusutan niya. Ngunit isa lamang ang daan palabas, yun ay ang pinto ng kwarto. Ngunit doon nakapwesto si Tata Ago. Mayroong siwang sa bintana ngunit sa kanyang sukat ay imposible itong makalusot rito. Kaya naman si Tata Ago ay dahan-dahang nilalapitan ng aswang na yon. Hinampas agad ni Tata Ago ng kanyang buntot pagi ngunit hindi na naman ito tumama. Napakabilis talaga ng aswang. Agad itong nakapunta sa bintana. Ngunit alam ni Tata Ago na hindi ito makakalusot roon. Kaya noong lalapitan ng muli ni Tata Ago ang aswang, ay laking gulat na lamang nito nang bigla itong naglaho. Nakita na lamang ni Tata Ago na mayroong isang insekto na lumilipad palabas ng bintana. Hindi na niya ito naabutan at tuluyan ng nakalayo. Maya-maya pa ay pumasok na si Natina at ang buong pamilya nito. Hindi nila nasaksihan ang pangyayari, kaya nagtanong sila kung ano ba ang naganap. "Hindi ko kaya. Masyado itong malakas at mailap. Saka hindi ko alam kung anong klase ba ng aswang ito. Kailangan ko pang magsaliksik. Hilaw pa talaga ako sa kaalaman." Nakayukon sambit ni Tata Ago. Agad naman siyang nilapitan ni Tina at pinapakalma ang sarili nito. Pinagaan ni Tina ang loob ni Tata Ago upang hindi ito mawala ng pag-asa. Ang pamilya naman ni Tina ay lubos pa rin ang pasasalamat sa kanya. Naniniwala sila sa kakayahan ni Tata Ago. Kaya doon muna nagpalipas ng gabi si Tata Ago
Nagkakasiyahan sila sa hapagkainan at itinuturing nilang hindi iba si Tatago. Naging komportable ito sa kanyang pamilya. Tila ba nahuhulog na talaga ang loob niya sa dalaga? Si Tina naman ay may magandang mukha. Napakaamo ng mukha nito na may matangos na ilong at manipis na mga labi. Mapula-pula din yung pisngi nito na medyo matambok. Kaya naman si Tatago ay hindi mo talaga masisisi kung bakit ganoon na lamang kabilis na hulog kay Tina. Ilang buwan pa ang nakalipas. Hindi na raw muli pang nanggulo ang aswang sa bahay nila Tina. At sa loob ng ilang buwan na yon, nakapagpalagayan na ng loob ang dalawa. Dito na nga nagtapat si Tatago ng kanyang nararamdaman kay Tina. Ngunit si Tina ay hindi nagsasalita. Hindi nagbigay ng tugon sa pagtapat sa kanya ni Tatago. Umalis na lamang ito at hindi na lumingon pa. Hinayaan na lamang ito ni Tatago tulad ng mga dati. Nagmukmuk siyang mag-isa sa loob ng kanyang bahay. Buong gabi ay umiiyak ito at iniisip si Tina. Wala siyang tampo sa dalaga sapagkat naiintindihan niya naman ito. Kinabukasan, nagulat na lamang si Tatago noong may kumatok sa kanyang pinto. Kahit wala pang mumog ay dali-dali niya itong binuksan. Iniisip ni Tatago na isang may karamdaman na naman ang kanyang bisita. Ngunit nagulat na lamang siya nang makita ang bunsong kapatid ni Tina. Hindi na ito nagsalita at inabot kay Tatago ang isang sobre. May laman itong liha mula kay Tina. Pagkaabot na pagkaabot sa kanya ay umalis na ang bunsong kapatid nila Tina. Dahan-dahan itong binuksan ni Tatago at nanlaki ang kanyang mga mata noong mabasa niya ang nakapaloob sa sulat. Nakalagay kasi rito ang pangalan ng isang lugar. Iyong lugar na pasyalan ng kanilang bayan. Nakapaloob rito na magtungo siya roon. Mamayang alas 3 daw ng hapon. Hindi niya alam kung para saan ito. Ngunit natutuwa si Tatago sapagkat makikita niya pang muli si Tina. Sa pakiramdam ni Tatago ay napakabagal ng oras. Ganoon talaga yata kapag mayroong bagay na gustong gusto kang mangyari. Hanggang sa dumating na nga ang oras na kanyang hinihintay. Patungo siya roon. Natanaw niya kaagad si Tina na nakaupo sa isang upuan. Nakatalikod pa ito sa kanyang kinatatayuan hanggang sa nilapitan niya ito. Nabighani na naman si Tatago sa mukha ni Tina. Nakangiti ito sa kanya at binigas ang salitang halos magpatalon sa puso ni Tatago. Isang napakatamis na oo ang sinambit ng dalaga. Dito na nga nagsimula ang buhay magkasintahan ng dalawa. Ngunit lumipas ang mga panahon, bumalik muli ang aswang sa bahay nila Tina at nanggugulo muli. Wala nang maisip na paraan si Tatago, kaya nagtungo siya sa isang kakilala niya na manggagamot rin. Yung pinuntahan niya ay isa sa mga nagturo sa kanya kung paano manggamot at gumamit ng anting-anting. Matagumpay na naituro nito kay Tatago ang mga dapat niyang gawin. Alam na ni Tatago ang makapagpapatigil sa panggugulo ng aswang. Ngunit mayroong sinabi sa kanya ang kanyang pinagtanungan na manggagamot. Ago, basta tandaan mo, hindi ka dapat makipagrelasyon sa kahit na kanino. Hindi dapat tayo nakikipagrelasyon dahil mailalagay mo lamang sila sa panganib. Wika nito kay Tatago. Ngunit paano si Tina? Mahal ko siya at nagmamahalan kami. Wala kang ibang dapat gawin kundi ang hiwalayan nito. Madaramay lamang sila at hindi mo ikatutuwa ang mangyayari. Kung talagang mahal mo ito ay iiwan mo siya. Yan ang dapat mong gawin. Wika ng Albularyo. Natahimik naman si Tatago sa kanyang narinig. Inaalala niya si Tina na baka madami pa. Mahal na mahal niya si Tina, kaya naman hindi niya hahayaan na mapahamak ito. At noong naroon na si Tatago sa bahay nila Tina upang gabiin ang aswang na nanggugulo rito, ay hindi niya masabi kay Tina kung ano ang mga nabanggit na manggagamot sa kanyang pinagtanungan. Hindi siya makatingin ng diretso kay Tina
at kahit kausapin siya nito ay hindi niya ito pinapansin. Kaya ginawa na lamang ni Tata Ago ang sinabi ng manggagamot. May ibinigay ito sa kanya na iiwanan lamang sa bubong ng bahay. Isa rin itong mabisang pangontra. Ilang araw at gabing inaabangan ni Tata Ago ang aswang, ngunit hindi na ito bumalik pa. Dito nga tinapos ni Tata Ago ang kanyang relasyon kay Tina. Masakit man sa kalooban ni Tata Ago, ngunit kailangan niya itong gawin upang hindi na madami pa si Tina. Hindi man niya alam ang kahihinatnan, ginawa niya pa rin ito. Galit naman si Tina sa kanyang pag-alis nang hindi man lamang nagsabi ng dahilan. Hindi na nga nagpakita pang muli si Tata Ago kay Tina hanggang sa nakalipas ang ilang taon. May napapabalitang nag-aasik ng lagim sa kanilang baryo. Mayroon daw isang sanggol ang nag-iiyak malapit sa kalsada. At kapag ito'y nilapitan mo, ay kakagatin ka na lamang nito hanggang sa maubos ang iyong dugo at bawian ka ng buhay. Isang gabi, naglalakad raw sa kalsada noon ang magkakaibigan, sina Bella at si Flores, nang may narinig silang iyak ng sanggol. Nang malapit lamang sa kanilang kinaroroonan nito, agad naman nila itong hinanap at nang makita nila ito'y nakabalot pa ito ng puting tela. Nakita nilang isang sanggol na may maamong muka at nakakatuwa. Kinarga ito ni Bella at hinele-hele upang hindi na umiyak pa. Nang bigla na lamang daw nitong sakmalin sa kanyang leeg, si Flores naman ito tumakbo papalayo sa takot. Hindi na raw siya hinabol ng nilalang na yon dahil nakakagat pa raw ito sa leeg ni Bella. Hindi na niya alam kung ano ang nangyari sa kanyang kaibigan at nang magingi siya ng tulong sa taong bayan, ay naabutan na lamang nilang wala ng buhay ang katawan ni Bella. May dugo-dugo ito sa kanyang leeg. Mukhang totoo ang sinasabi ni Flores. Doon na nga nagsimula ang kwentong-kwento sa kanilang baryo tungkol sa isang tiyanak. Noong nalaman nito ni Tata Ago, ay agad siyang nagtungo sa lugar kung saan nagpapakita ang tiyanak na yon. Alam niyang delikado ito, kaya lagi siyang may daladalang pangontra. Habang kasama si Tata Ago sa taong bayan na naghahanap sa tiyanak, ay naisip niya si Tina. Alam niyang malapit lamang ang bahay nila Tina sa lugar kung saan madalas mambiktima ang tiyanak na yon. Nang biglang may narinig silang iyak ng isang sanggol, nanggagaling ang iyak sa kakahuyan na malapit lamang sa kalsada na kanilang kinaroroonan. Dahan-dahan nila itong tinungo upang makita at mawakasan na ang pambibiktima nito. Hanggang sa natunto nila ang ingay na kanilang naririnig, nakita nilang isang sanggol na nakabalot sa puting tela. Alam na nilang ito na ang tiyanak na nambibiktima ng mga tao. Agad sinabuyan ni Tata Ago ang sanggol ng banal na tubig na galing pa sa isang sikat na kapilya doon sa kanilang bayan. Nag-iiyak ang sanggol at dali-dali itong pumangon sa pagkakahiga nito. Kitang-kita ng lahat ang itsura ng tiyanak. May matutulis na mga ngipin, nanlilisik ang mga mata. Paniniwala ni Tata Ago na ang tiyanak raw na ito ay isang sanggol na hindi nabigyan ng pagkakataon na mabuhay. Malamang sa malamang ay inilaglag ang bata habang nasa sinapupunan pa lamang ito. Hindi raw kasi makakakyat sa itaas ang kaduluwa ng taong hindi pa nabibinyagan sa simbahan. Kaya naririto pa ito sa lupa at nag-aasik ng kasamaan. Hinabol nila ang tiyanak na mabilis na kumakaripas sa pagtakbo. Napatigil naman si Tata Ago nang makita niya ang tiyanak na patungo malapit sa bahay ni Latina. Agad-agad pumunta si Tata Ago sa bahay ni Latina at kumakatok ng malakas sa pinto. Ngunit nang bumukas ang pinto ay ang tatay ni Tina ang kanyang nadatnan. Naparito po ako para magbigay ng babala. Nakita kasi namin yung tiyanak na dito. Dito banda tumakbo. Nais ko lamang po kayong balaan ni Latina. Nahihiya pang wika ni Tata Ago. Ngunit ang tatay ni Tina ay hindi nagsasalita at nakatitig lamang ng masama kay Ago. At saka nito mabilis na isinara ang kanilang pintuan. Dahil nga roon ay naisip ni Tata Ago kung bakit hanggang ngayon ay may galit pa rin sa kanyang pamilya ni Tina.
Ipinagpaliban na lamang muna nila ang pagtugis sa tiyanak at kinabukasan ay nagtungo si Tata Ago sa bahay nila Tina. Naabutan naman nito ang bunsong kapatid ni Tina na nagluluto ng ulam ng mga oras na yon. Napansin ni Tata Ago na parang walang buhay ang bahay nila Tina. Parang napakalungkot nito. Wala na yung dating masayang pamilya. Yung laging nagkakasiyahan at kumakain ng sabay-sabay. Kaya naman agad na nagtanong si Tata Ago. Pwede ko bang makausap ang ate Tina mo? Tanong ni Tata Ago. Ngunit nakatingin lamang ito ng masama kay Tata Ago at hindi rin nagsasalita. Hindi mawari ni Tata Ago kung ano pa talaga ang nangyayari. At dahil hindi nagsasalita ang bunsong kapatid ni Tina, ay hinayaan na lamang ito ni Tata Ago. Nagpaalam na lamang ito na uuwi na lamang, ngunit hindi pa rin nagsasalita ang bunso nila Tina. Hanggang sa tuluyan nang nakauwi si Tata Ago, at nag-iisip ito ng kung ano-ano, hindi talaga malinaw sa kanya kung bakit ganoon na lamang sa kanya ang pamilya ni Tina. Kung may galit man daw ang mga ito, bakit sa tagal naman ng panahon ay ganoon pa rin sila? Hanggang sa may bisita sa bahay si Tata Ago, si Julio. Siya ang kababata ni Tata Ago na madalas nitong makasama sa kahit na anong gawain. Isang napakabuting kaibigan nito at masiyahin pa. Ngunit medyo napapadalang na rin sa kanila ang pagkikita nila simula noong lumipat na ng tahanan itong pamilya ni Julio. Medyo malayo na kila Tata Ago. Lagpas pa nga sa bahay nila Tina. Inaya siyang uminom ng alak ni Julio at hindi naman niya ito pinahiya. Hindi tulad ng dati, wala na ang saya sa mukha ni Tata Ago, kaya naman naninibago sa kanya si Julio. Uy, Ago, ano bang problema? Bakit parang ang lalim naman yata ng iniisip mo? Tanong ni Julio. Wala to. Nag-aalala lamang ako kay Tina, yung madalas kong maikwento sa'yo. Galit kasi sa akin ng pamilya niya. Pero ang hindi ko lang maintindihan, bakit ayaw nilang ipakita sa akin si Tina? Naluluwang sinampit ni Tata Ago. Sige lang Ago, iiyak mo lamang yan. Basta alam mo naman na para sa kanilang ginagawa mo, wala kang dapat ipag-alala. Napanatag naman ang kalooban ni Tata Ago sa mga sinabi ni Julio sa kanya. Pakiramdam niya ay napakasarap talaga kapag mayroon kang isang tunay na kaibigan. Yung kaibigan na sasamahan ka kahit saan, sa kahit na anong problema ay nariyan. Natapos nga ang inuman ng dalawa at lasing nang umuwi si Julio. Dahil yung bahay ni Julio ay may kalayuan sa bahay nila Ago, ay madadaanan nito ang bahay nila Tina. Kinabukasan, may kumakalabog sa pintuan ni Tata Ago. Isang kapitbahay, hinihingil pa ito nung makita si Tata Ago. Ago, si Julio, nabiktima ng tiyanak. Hinihingil na pagbabalita nito. Halos hindi na makapagsalita si Tata Ago sa kanyang mga nalaman. Dali-dali itong nagtungo sa lugar na pinangyarihan. Dito na nga niya nakita ang bangkay ni Julio. Nakalumpasay ito sa gilid ng kalsada. May kagat sa leeg at tuwak-uwak ang katawan. Nawawala rin ang ngatay nito. Nahinihinalang kinainan ng tiyanak. Naguhumiyo si Tata Ago sa kanyang pagwawala. Ngunit wala naman itong magagawa pa, kundi ang gapiin na lamang ang nasabing tiyanak na yon. Ilang buwan pa ang nakalipas, may bagong biktima na naman ang tiyanak na yon. Tulad ng nangyari kay Julio, wala na rin itong atay at may kagat ito sa leeg. May mga saksi sa pangyayaring yon. Patunay nila na ang mga tiyanak na gumagawa nun. Dito na nga mas lalong nangamba ang buong bayan, maging si Tata Ago hindi na rin makapigil sa kanyang ninanais. Buo na ang kanyang loob na wakasan ng masamang gawain ng tiyanak. Kaya kinagabihan, sa lugar na madalas magpakita ang tiyanak na yon,
Doon nag-aabang si Tata Ago at nag-iisa lamang ito. Wala nang gustong sumama kay Tata Ago sapagkat natatakot na sila sa posibleng mangyari. Nakakatakot naman talaga ang nasabing nila lang na yon. Pwede silang mabawian ng buhay sa kaunting pagkakamali lamang nila. Halos isang linggong ganoon ang ginagawa ni Tata Ago, ngunit hindi niya mahagilap ang tiyanak. Tila ba ayaw nitong magpakita sa kanya, ngunit hindi siya sumuko. Hanggang isang gabi, kabilugan ng buwan, may narinig siyang ingay. Isang iyak ng sanggol sa hindi kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Dali-daling pinuntahan ito ni Tata Ago at nang makita niya nga isanggol na nakabalot sa puting tela. Alam na niyang ito ang kanyang hinahanap upang tugisin. Dahan-dahang nilapitan ito ni Tata Ago at dali-daling binuhusan ng holy water. Alam niyang ito ay mabisa sapagkat nagawa niya ito noong una nilang pagharap. Tulad noong una, hindi nakatagal ang tiyanak at humiyaw ito ng napakatining. Sobrang sakit sa tainga, napakalakas ng paghiyaw. Siguradong narinig ito ng mga tao na hindi naman ganoon kalayo sa kanilang kinaroroonan. Hanggang sa bigla-biglang dumusob ang tiyanak kay Tata Ago. Agad itong nakalapit sa kanya at kumapit sa kanyang dibdib. Hawak-hawak naman niya ang leg ng tiyanak upang hindi siya nito makagat. Yun kasi ang unang atake nitong gagawin. Kapag nakagat ka na nito sa leeg, ay sisipsipin niya ang iyong dugo hanggang sa manghina ka na. At kapag ikaw ay nanghihina na, doon na niya wawakwakin ang iyong katawan upang kainin ang pinakagusto nitong parte ng iyong damang loob. Hindi nito kasi kayang buksan ng basta-basta ang iyong katawan kung ikaw ay malakas pa. Hindi ganoong katalas ang kuko nito. Kaya nangangailangan pa ito ng ilang sandali bago tuluyang mabuksan ang iyong katawan. Yun ang napag-aralan ni Tata Ago sa tiyanak na yon mula sa mga kwento-kwento ng mga taong nakakakita rito, yung mga taong nakatakbo mula sa nilalang na ito. Kaya hindi binibitawan ni Tata Ago ang leeg ng tiyanak kahit na kinakalmot na siya sa kanyang braso. Inaalis niya ang kanyang kaliwang kamay sa leeg ng tiyanak. Dali-dali nitong hinugot ang matulis na kahoy na ibinabad niya sa banal na tubig. Noong nakita ito ng tiyanak, ay bigla itong naging mahinahon at naging isang sanggol muli. Umiiyak ito habang hawak-hawak sa leeg ni Tata Ago. Ngunit alam niyang panlinlang lamang ito, kaya gagawin niya pa rin ang kanyang planong pagbuksa rito. Alam niya kasing kapag hindi niya nabuksa ang tiyanak, ay marami pa itong mabibiktima. Sasaksakin na ni Tata Ago ang tiyanak nang biglang may pumalo sa kanyang ulo dahilan ng kanyang pagkawala ng malay. Pagkagising ni Tata Ago, nasa isang bahay na siya. Yung bahay ay pamilyar sa kanya. At hindi siya maaaring magkamali, nasa tahanan siya ni Latina. Dito na nga ay nakita ang ama ni Tina at ang iba pang miyembro ng pamilya. Anong nangyari? Bakit ako nandito? Nasaan ang tiyanak? Tanong nito. Ago, pasensya ka na. Ako ang dahilan kung bakit ka nawala ng malay. Dapat ay malaman mo na ang katotohanan. Wika ng tatay ni Tina. Ha? Ano pong katotohanan? Eh, hindi ko kayo maintindihan. Naguguluhang tanong ni Tata Ago. Kung ano man ang iyong marinig, ano man ang iyong malaman, siguraduhin mong hindi makakarating ito sa iba. Yung tiyanak na nanggugulo at nambibiktima, anak yun ni Tina. Paliwanag ng tatay ni Tina. Ha? Ano? Paano? Hindi maari. Hindi makapaniwalang tanong ni Tata Ago. Noong araw na umalis ka, lubos na dinamdam iyo ni Tina. Lagi na lamang siyang nakakulong sa kwarto. Hindi na ito kumakain. Laging umiiyak itong si Tina. Hanggang isang gabi, may kalabog kaming narinig mula sa loob ng kwarto niya.
kaya dali-dali namin itong pinuntahan. At pagpasok namin sa kwarto ni Tina, halos hindi kami makapaniwala sa aming nakita. May isang napakapangit na nilalang ang aming nadatnan. Mapalahibo ito. At nakakasiguro kaming ito yung aswang na nanggugulo sa aming bahay. Noong makita kami nito, bigla na lamang itong nawala at parang naging isang insekto at lumipad-lipad na lamang palabas ng kwarto. Nakita namin si Tina na nakatulala at wala ng saplot. Alam namin na pinagsamantalahan siya ng aswang at ilang buwan lamang ang nakalipas ay isinilang na nga ni Tina ang tiyanak na yon. Pagpasensya mo na ago, ngunit kahit na ganoon ang tiyanak ay apo ko pa rin ito. Nariyan siya sa kwarto. Kapag araw ay normal itong bata at mabait ito. Ngunit kapag kabilugan ng buwan, bigla na lamang nagiging isang sanggol muli at kapag may lumapit sa kanya ay aatakihin niya ito. Paliwanag ng tatay ni Tina. Ganon pala ang nangyari. Kasalanan ko ito. Kung hindi ko lamang sana iniwan si Tina, hindi ito mangyayari. Nasaan na po ba siya? Tanong ni Tata Ago. Nariyan siya sa loob ng kwarto niya. Pagpasok ni Tata Ago sa kwarto ay bumungad sa kanya ang tulalang si Tina. Hindi ito nagsasalita at nakatitig lamang sa malayo. At sa tabi ni Tina ay naroon ang anak nito. Isang malusog na bata. Ito yung sinasabing anak ni Tina na nagiging tiyanak kapag kabilugan ng buwan. Niyakap ni Tata Ago si Tina, ngunit wala pa rin nangyayari. Hindi na ito nagsasalita pa. Iyak na lamang ng iyak si Tata Ago sa sinapit ng kanyang mahal na si Tina. Dahil doon ay laking pagsisisi ni Tata Ago sa kanyang mga naging desisyon. Hindi na iniwang pa ni Tata Ago si Tina at nangakong hindi titigil hanggat hindi napapagaling ang kanyang mahal. At gumawa nga si Tata Ago ng isang matibay na kulungan para sa anak ni Tina at sinabi sa pamilya nito na ikulong doon ang anak ni Tina kapag sasabit muli ang kabilugan ng buwan. Babalik ako at maghahanap ng lunas para sa kanila. Yan ang huling sabi ni Tata Ago sa pamilya ni Tina. Kung saan saan napadpad si Ago dahil sa mga katanungan niya na hindi pa rin nasasagot, alam niyang hilaw pa siya sa kanyang panggagamot. Ngunit hindi niya alam kung sino pa ang manggagamot na kanyang dapat natanungan. Ayaw niya nang bumalik pa sa manggagamot na madalas niyang kausapin. Yun kasi ang sinisisi ni Ago sa pangyayaring iyon kay Tina. Kung hindi niya pinilit si Ago, ay siguradong kasama pa rin niya si Tina sa mga oras na ito. Hanggang sa napakalayo na nga nang narating ni Ago, sobrang layo. Nakatayo si Ago sa isang malaking bato. Nasa ibaba nito isang maliit na nayon. Dali-dali si Ago na bumaba rito. Kumakalam na rin kasi ang kanyang sigmura sa gutom. Hanggang sa nakakita siya ng usok. Napakabangong usok. Nakakagutom ang amoy nito. Kaya sinundan ni Ago ang halimuyak nito at napadpad siya sa isang bahay na may babaeng nakatalikod at nag-iihaw ng karne. Natakam si Tata Ago sa karneng iniihaw ng babae at nang lumingon siya sa kapaligiran, nakita niyang napakarami pang mga tao ang nagluluto ng iba't ibang mga putahe. Dito na nga siya nagtanong kung nasaan na ba siya. Sinagot naman siya ng isang lalaki na naroon lamang sa kanyang tabi. San Rafael, iho, ista ngayon rito. Kahit saan dyan ay maaari mong kainin. Libre lang yan, kaya huwag kang mahiya. Tugon sa kanya ng lalaki. Kita ni Tata Ago ang kabaitan ng mga tao rito. Alam niyang may mabubuting puso ang mga nakatira dito. Napakaraming palaro at mga batang nagkakasiyahan. Naghahabulan sa paligid ang mga ito at nag-iinuman sa tabi ng kalsada. Dito nga'y lumapit siya sa isang lalaki na nag-iihaw noon ng mga dalag. Paborito kasi ito ni Tata Ago. Yung isda na may mahabang katawan, bulig ang tawag ng iba dito.
saka naisip rin niya na kapag isda ang pagkain, kahit hindi mo napatakan ng kalamansi, ay siguradong hindi ka mapapahamak. Kaya naubos niya ang isdang yon at halos walang tigil sa pagpapasalamat sa lalaki. Napakasaya ni Tatago sa kanyang nayon na napuntahan. Nakakapawi ng pagod ang mga nakikita niyang banderitas na nakasabit sa gilid at itaas ng daanan. Dagdag mo pa rito ang mga tambol at mga sumasayaw na kabataan sa parada. Maaaliw si Tatago sa kanyang nakikita, ngunit napansin niya ang isang lalaki na nakatitig lamang sa kanya. Agad siyang naghinala rito. Yung mga ganitong klase ng kilos ay kahina-hinala na sa kanya. Hindi inaalis ni Tatago ang kanyang tingin sa lalaking yon hanggang sa umalis na ito. Maya-maya pa, may kumausap sa kanya na halos kaedad lamang niya. Si Teban. Dayo lamang din sa nayon at napabisita lamang doon dahil may pista. Kapatid, dayo ka lang rin ba dito? Pansin ko kasi sa bihis mo na galing ka pa sa malayong lugar. Tanong nito kay Tatago. Oo. Napatigil lamang ako dito noong makita kong minayon pala rito. May hinahanap kasi akong lunas. Tugon niya rito. Basta mapapayo ko lang sa'yo. Huwag kang basta-basta iinom o kakain ng mga pagkain na iaalok sa'yo ng taong hindi mo kilala. Marami dito. Pulong sa kanya ni Teban. Napaisip si Tatago sa sinabing iyon ni Teban. Naisip niya na naging masyado siyang komportable. Nakalimutan niya na kahit saang lugar ay mayroong masasamang nilalang. Nakalimot rin siya na madalas gawin ng mga masasamang nilalang ay ang akitin ka sa bagay na gustong-gusto mong makuha. Maya-maya lamang ng kaunti, sumakit ng sobrang sakit ang kanyang tiyan. Suka ito ng suka ng walang tigil. Nagtitinginan sa kanya ang mga tao roon. Alam ni Tatago na nalason siya ng lalaking kinainan niya ng isda kanina. Dahil nga rito, dali-daling nagtungo si Tatago doon sa lalaking nagbigay sa kanya ng dalag. Kung walang kaalaman si Tatago sa panggagamot, ay hindi niya ito maiisip. Kahit sobrang sakit ng kanyang tiyan, ay tuloy pa rin siya sa paghakbang, patungo doon sa nag-iihaw ng isda. Naabutan niya ito na nakaupo sa gilid ng kalsada at nagkakape. Nakangiti ito kay Tatago at tila ba alam na ang mangyayari. Walang hiya ka. Ibigay mo sa akin ang gamot. Galit na bungad ni Tatago. Ano bang sinasabi mo? Wala akong kinalaman dyan. Tugon naman ito. Yung dalag na kinain ko kanina, may lason iyon. At alam kong ikaw ang naglagay nun. Ibigay mo na sa akin ang lunas. Wika pa ni Tatago. Wala nga akong alam sa sinasabi mo. Lumayas ka rito. Tugon ng lalaki. Hindi ako basta-bastang tao. Bago ko pa man kainin yung inihain mo, pinitikan ko rin ang laso niyang kape mo. Kaya parehas tayong mamamatay ngayon. Uwi ka ni Tatago. Ano? Teka. Ibibigay ko na ang dunas. Pero ibigay mo rin sa akin ng dunas na inilagay mong lason sa kape ko. Natatarantang tugon naman ito. Napangiti naman si Tatago sa sinambit ng lalaki at kinuha ang isang maliit na botelya na nakatago sa kanyang bulsa. May laman itong likido at nagpalitan na nga sila ng dalawang lunas. Dali-daling ininom ni Tatago ang nasabing lunas na ibinigay sa kanya ng lalaki. Ganoon rin ito. Agad niya rin ininom ang lunas na inabot sa kanya ni Tatago. Parang nagdahilan lamang si Tatago. Biglang nawala ang sakit ng kanyang tiyan. Kung wala talaga siyang kaalaman sa ganoong mga gawain, ay siguradong mawawalan agad siya ng saysay sa kanyang paglalakbay. O sige na, umalis ka na rito. Patas na tayo. Wika pa ng lalaki. Patas? Nakasisiguro ka ba? Hilaw na hilaw ka pa, iho.
wala talaga akong inilagay sa kape mo. Tugon naman ni Tata Go. Ah, sira ulo ka. Bakit mo ko pinainom ng lunas? Mali ka na naman. Hindi lunas ang ibinigay ko sa iyo. Isa itong uri ng lason na hindi na maaalis pa sa iyong katawan. 3 oras na lamang ang nalalabis sa iyo. Humahalakhak na tugon ni Tata Ago. Sabay itong tumalikod sa lalaki at dali-daling umalis. Hindi na makahabol ang lalaki sa kanya sapagkat tumatalab na ang lason na kanyang ibinigay. Kahit nagmamakaawa ang lalaki ay hindi niya ito pinansin at tuluyan na siyang umalis sa nayon na yon. At noong nakalayo si Tata Ago sa nayon, doon na tuluyang bumigay ang lalaking nagtangka sa kanyang buhay. Hindi na ito kinauwaan pa ni Tata Ago sapagkat walang puwang sa mundo ang kagaya nito. Naglakbay siyang muli at inabot na ng dilim. Sa kanyang paglalakad ay napansin niya na tila ba mayroong sumusunod sa kanya. Nagtago si Tata Ago sa itaas ng puno at tulad ng kanyang hinala, totoong may sumusunod sa kanya. Si Teban, yung kumausap sa kanya kanina. Agad-agad na tumalon si Tata Ago muna sa itaas ng puno at sabay tinutukan ng patalim si Teban. Bakit mo ako sinusundan? Tanong nito. Teka, wala akong masamang intensyon. Nasubaybayan ko kasi yung ginawa mo kanina. Napapilib mo ako. Kaya kita sinusundan eh para malaman ang tahanan mo at mabisita ka namin ng tatang. Tatang ang tawag niya sa kanyang ama. Magkapareho kasi kayo. Baka makatulong siya sa'yo. Marami itong alam na gamot. Paliwanag ni Teban. Saan ka nakatira? Sabay baba ng patalim na hawak ni Tata Ago. Ay, salamat. Ako nga pala si Teban. Ikinagagala kitang makilala. Mga 2 oras pang lalakarin ay makakarating tayo sa bahay. Masyado na kasing malayo ang nilakad mo. Tugon naman ito. Nagtiwala naman si Tata Ago kay Teban at sumama siya rito. Alam niyang mayroong posibilidad na totoo ang mga nabanggit sa kanya ni Teban. Sa 2 oras nilang paglalakad, napansin ni Ago na parang may iniindang sakit sa tagiliran itong si Teban. Ngunit nang tinanong niya kung saan ito nakuha, ay sinabi ni Teban na nalaglag lamang siya sa may batuhan, kaya nga may gasgas siya sa tagiliran. Ngunit alam ni Tata Ago na hindi nagsasabi ng totoo si Teban, kaya dahil doon ay naging alisto ito. Hanggang sa nakarating na sila sa bahay nila Teban at nadatnan pa nila ang tatay nito na may ginagamot na tao. Totoo nga ang sinasabi ni Teban, manggagamot rin ang kanyang ama. Dito nga ay nabuhayang muli si Ago at masayang bumati sa ama ni Teban. Lucio. Ako nga pala si Lucio. Anong may paglilingkod ko sa iyo, iho? Tanong ng tatay ni Teban. Ako po si Ago. Isa rin po akong manggagamot. Ngunit kung ikukumpara sa ibang manggagamot, ay hilaw pa po ako. Kaya po ako naglalakbay para matuto pa ng iba pang pamamaraan. Paliwanag ni Tata Ago. Dahil nga roon ay sinabi niya yon, ay tila ba sumigla si Mang Lucio. 2 na lamang kasi sila ni Teban sa kanilang buhay at naiinip na rin sila sa kanilang pamumuhay. Alam nilang magiging mas masaya ang buhay nila kapag mayroong nadagdag sa kanilang pamilya. Ito na nga si Tata Ago. Ilang linggo na si Tata Ago sa bahay nila Teban, ngunit hindi siya nakakakita ng kakaiba sa mag-ama at buong pusong tinuturuan ni Mang Lucio ng kanyang nalalaman si Tata Ago. Mga panggagamot at pangontra sa aswang. Gayon din si Tata Ago, nagbibigay rin ito ng iba pang impormasyon sa kanyang nalalaman patungkol din sa panggagamot. Hanggang isang gabi, habang kapilugan ng buwan, habang natutulog si Tata Ago at si Teban, ay naalimpungatan itong si Tata Ago sa kanyang narinig.
Tila ba may kung ano ang kumakalos ko sa ilalim ng lupa. Hindi na mapakali si Tatago, kaya bumangon ito at hinanap kung saan nagmumula ang ingay na kanyang naririnig. Tila ba may kung ano ang naghuhukay sa ilalim ng lupa. Yung tahanan kasi nila Teban ay lupa lamang. Walang kahit na anong konkreto sa kanilang tahanan. Hanggang sa nagulat na lamang siya sa kanyang nakita. Biglang bumukol ang lupa at tila ba mayroong isang hayop ang nasa ilalim nito. Papalapit ng papalapit kay Ago ang nasabing nila lang na nasa ilalim ng lupa na yon. Hanggang sa lumabas ito at nakita ni Ago ang isang malaking butiki, isang bayawak. Ngunit nakapagtataka raw na papasok ito sa loob ng tahanan. Hanggang sa bigla itong hinampas ng buntot pagi ni Mang Lucio. Pagkahampas na pagkahampas niya sa buntot pagi, bigla itong naging isang wangis tao. At nakakatakot talaga yung itsura nito. Sabi ni Mang Lucio, isa raw itong abwak na may kakayanang maging isang bayawak. Napakadelikado raw nito, lalo na kapag nakapasok sa loob ng tahanan niyo at kabilugan pa ng buwan. Napakabilis ng abwak na yon. Nakalapit ito ng basta-basta lamang kay Mang Lucio. May edad na rin kasi si Mang Lucio kaya hindi niya na nahampas ng buntot pagi ang abwak. Agad siyang nakagat nito at binutas ang kanyang katawan. Dudukutin pa sana ng abwak ang laman loob ni Mang Lucio nang bigla itong hinampas ng matigas na kahoy sa ulo ni Tata Ago. Nasaktan ang abwak ngunit patuloy lamang ito sa pagdukot ng laman loob ni Mang Lucio. Wala nang nagawa pa si Tata Ago kundi ang humiyaw. At noong nagawa ng dukutin ng abwak ang laman loob ni Mang Lucio, ay dali-dali naman itong naging isang bayawak at sumuot sa ilalim ng lupa at nakatakas ito. Hindi na nahabol pa ni Tata Ago. Sa lakas ng hiyaw ni Tata Ago ay nagising itong si Teban. Nadat na niya ang kanyang ama. Nakatitig lamang ito kay Tata Ago at hindi nagsasalita. Sa lakas ng sigaw ni Ago ay nagising si Teban. Nadat na niyang nakahandusay na ang kanyang ama. Nakatitig lamang ito kay Ago. Hanggang sa bigla na lamang tumulo ang mga luha nito. Ipinaliwanag naman ni Ago ang pangyayari ngunit tila ba alam na ni Teban ang nangyari sa kanyang ama. Ang abwak, siya ang may kagagawan nito. Wala man lamang ako nagawa. Pati ang mahal kong asawa ay nabiktima rin nito. Magbabayad sa akin ang mga abwak na yan. Naluluhang sambit ni Teban. Agad namang niyakap ni Ago si Teban at pinakalma ito. Iyak pa rin ang iyak si Teban sa pangyayaring yon. Nangako naman si Ago na tutulungan niya itong namagapi ang mga abwak na umatake at kumitil sa buhay ni Mang Lucio. Noong oras ding yon ay inilibing na nila si Mang Lucio at kinabukasan ay sumama si Teban kay Ago sa pagkuha ng mga pangontra sa abwak. Naipaliwanag na rin ni Mang Lucio kay Ago ang iba pang pangontra rito. Bawang at asin ang mabisang pangontra sa abwak. Kaya noong susunod na kabilugan ng buwan, naghanda ng gusto ang dalawa sa loob ng bahay. Sinadya nilang walang pangontra sa paligid upang makapasok ang abwak. Maya-maya pa, naririnig na nila Ago at Teban ang ingay na parang may kung anong kumakalusgos sa ilalim ng lupa. Tila pa mayroong naghuhukay rito. Tulad noong unang nagpakita ang abwak kay Tata Ago. Nakahanda na ang dalawa sa pag-atake ng abwak. Habang nakaabang si Ago, ay naalala nito ang sinabi ni Mang Lucio sa kanya. Ago, iyong luna sa karamdaman ng minamahal mo. Hindi mo ito makikita sa iyong paglalakbay. Kailangan mong hanapin ng aswang na humalay sa kanya. Siguradong kilala mo ito. Kadalasan, sila ay nagpapanggap na albularyo. Ngunit nagiging isang aswang kapag kabilugan na ng buwan. Kailangan mo itong mabuksa. Wika ni Mang Lucio kay Ago noong nabubuhay pa ito. Maya-maya pa, nakita na nila ang lupa na gumagalaw.
papalabas na ang bayawak na uri ng aswang. Kasabay nito ang isang uwak na dumapo sa bintana ng bahay nila Teban. Dito kaagad tumitik si Tatago dahil alam niyang isa rin itong abuwak. Ito ay babaeng abuwak na may kakayahang maging isang uwak. Lubos na delikado rin ito katulad ng lalaking abuwak. Sa takot ni Teban, gusto na niyang tumakbo papalabas ng bahay. Ngunit pinigilan siya ni Tatago sapagkat mas delikado kung lalabas sila ng tahanan nun. Agad-agad na sinabuyan ng asin ni Tatago ang uwak na nasa bintana. Yun nga ang dahilan ng pag-alis nito sa pagkakatungtong sa bintana na yon. Muling binaling ni Ago ang kanyang paningin sa lalaking abuwak na nuoy nasa loob na ng bahay at nasa harapan na nila. Unti-unti na itong nagbabago ng anyo. Hindi naman nagpatinag si Ago. Dali-dali niya itong hinampas ng buntot pagi at ipinalupot sa abuwak at tinali nila ang mga bawang. Matagumpay niya itong nailagay sa leeg ng aswang. Hiyaw ng hiyaw ang aswang sa habdi na kanyang nararamdaman. Kasabay nito ang bigla ang pagbukas ng pinto at dali-daling pumasok ang babaeng abuwak. Nakaanyo na itong isang wangis tao. Nakakapangilabot ang kanyang itsura at galit na galit ito kay Tatago. Aatake na sana ito anumang oras ngunit nakahanda na ang dalawa sa ganitong pangyayari. Yung banal na tubig na isinabit nila sa itaas ng pintuan at kapag bumukas ang pinto ay bubuwas ito. Hindi na nga nakatakas pa ang babaeng abuwak. Nasunog ito ng banal na tubig na hinango pa nila Tatago at Teban sa isang munting simbahan. Tuwang-tuwa naman si Teban sapagkat nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang mga mahal sa buhay. Abot-abot ang pasasalamat nito kay Ago. Kaya naman, napagpasyahan ng magpaalam ni Tatago kay Teban. Ngunit hindi pumayag si Teban. Alam niyang hindi niya kayang mabuhay mag-isa, lalo na sa mga katulad ng mga abuwak na nasa paligid niya. Nagdesisyon itong sumama kay Ago at hindi naman siya napahiya rito. Isinama siya ni Tata Ago sa pag-uwi kay Tina. Naalala ni Ago ang mga sinabi ni Mang Lucio. At noong makauwi nga sila, kabilugan pa rin ang buwan noon. Umaasa si Ago na darating muli ang aswang na humalay kay Tina. Naabutan ni Ago ang tatay ni Tina na pinipigilan ng kulungan. Yung ginawang kulungan ni Ago para sa tiyanak na anak ni Tina. Nagtataka si Teban kung bakit nila pinipigilan ng isang hawla na gawa lamang sa makapal na tabla. Hindi alam ni Teban kung ano ang nasa loob nito. Ngunit tumulong rin siya sa pagpigil rito. Ngunit napakalakas ng tiyanak. Nagawa pa rin itong buksan ng nasabing hawla. Nakalabas na ito sa hawla at si Teban ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Napakabangis na tiyanak. Nakatitig ito kay Ago. Tila ba naaalala nito ang nangyari sa kanilang engkwentro? Dahan-dahan itong lumalapit sa kinatatayuan ni Ago at Teban habang ang tatay naman ni Tina ay takot na takot din nung mga oras na yon. Ilang hakbang na lamang ang layo nito kay Tata Ago at Teban. Kumakabok na ang dibdib ng mga ito nang biglang umatake ang tiyanak kay Teban. Agad nitong nakagat sa leeg at wala nang nagawa pa sila Ago. Hinampas ni Ago ng puntot pagi ang tiyanak ngunit hindi ito tumatalab. Naisip ni Ago na sa aswang lamang ito tumatalab at hindi sa isang tiyanak. Kaya kinuha niya muli ang natitirang banal na tubig at isinaboy sa tiyanak na yon. Nasaktan ito sa banal na tubig na isinaboy ni Tata Ago. Agad-agad itong bumitaw sa pagkakakagat kay Teban. Ngunit huli na ang lahat. Hindi na nila nailigtas pa si Teban. Marami ng dugo ang nawala rito. Mabilis lamang na sinipsip ng tiyanak ang dugo ni Teban, kaya naman ang hina ito kaagad. Malungkot si Ago sa pangyayaring yon. Mabuti na lang at nakasabit pa sa katawan ni Ago ang tulos na ibinabad niya sa banal na tubig. Ito sana ang gagamitin niya sa mga abuwak. Kaya kahit na inaalagaan ito ng pamilya ni Tina, ay walang awa niya itong sinaksak ng tulos sa puso.
Dito na nga naghumiyaw ang tiyanak at bumalik na sa dati nitong anyo. Anyo na ito ng anak ni Tina. Ngunit wala na itong buhay. Wala nang nagawa pang pamilya ni Tina. Alam nilang para din sa kanila ang ginawa ni Ago. Ngunit ilang sandali lamang ang nakalipas, mayroon na namang isang nilalang ang umatake kay Ago. Yung aswang na nanggugulo sa bahay nila Tina. Yung aswang na dahilan kung bakit nagkaganoon ang minamahal ni Ago. Naalala din ni Ago ang sinabi ni Mang Lucio sa kanya. Yung aswang na nanggugulo sa bahay nila Tina ay isang uri ng bangkilan. Isang uri ng aswang na kayang magpalit anyo. Kaya rin itong gawing aswang ang isang tao gamit ang itim na perlas na iniluluwa nito sa kanyang bibig. Naisip ni Ago na mahirap kalabanin ang bangkilan tulad ng sabi ni Mang Lucio. Ito raw kasi ang pinakamataas na uri ng aswang. Lubhang delikado ito kapag nakasagupa mo. Ngunit hindi nagpapatinag si Ago. Kinuha niya ang buntot pagi. Matapang pa rin niya itong nilalabanan. Ngunit kahit na anong gawin niya, ay hindi niya pa rin kayang patamaan ang bangkilan. Napakabilis talaga nitong kumilos. Hindi makaporma si Ago. Galit na galit ang aswang na ito sapagkat napatay ni Ago ang kanyang anak. Yung huling atake nito ang dahilan ng pagkakatumba ni Ago. Nakatihaya si Ago sa lupa ng mga sandaling yon habang nakapatong sa kanya ang aswang. Napakapangit ng itsura nito. Mabuti na lamang talaga't naitulak ng tatay ni Tina ang aswang, kaya muling nakatayo si Ago. Kung hindi nito naitulak ang aswang ay malamang sa malamang, natuluyan ng mamaalam si Ago. Ngunit hindi nagpatigil ang bangkilan. Umatake pa rin ito. Galit na galit itong lumulusob. Wala na ang banal na tubig. Ngunit ang buntot pagi ay nabitawan pa ni Ago. Sa mga sumunod na pag-atake ng bangkilan, inatake rin ito ang tatay ni Tina dahilan ng pagkawala nito ng malay. Patuloy lamang sa pag-atake ang aswang hanggang sa natumbang muli si Ago at napatihaya. Ganoon pa rin ang naging tagpo, ngunit hindi na makakalapit ang tatay ni Tina sapagkat wala na itong malay. Nasa itaas ni Ago ang bangkilan, tila ba balak nitong maglabas ng itim na perlas. Ngunit naisasara ni Ago ang kanyang bibig upang hindi nito malunok ang perlas na itim na iniluluwa ng bangkilan na yon. Hanggang sa tuluyan ng maglabas ng itim na perlas at papalapit na sa bibig ni Ago, dito ay unti-unting naisasali ng itim na perlas papasok sa kanyang bibig. Kahit na hindi niya ibuka ang bibig niya, ay nakakapasok pa rin ito sa kanyang katawan. Nang biglang sumuka ng dugo ang nasabing bangkilan, pagtingin ito sa kanyang katawan, may tulos na nakasaksak sa kanyang puso. Mula sa kanyang likod ay tumagos ito sa kanyang dibdib. Paglingon nito, nakita niyang nakatayo si Tina. Si Tina ang sumaksak ng tulos sa masamang aswang at nagising na sa pagkakawalang malay ang tatay ni Tina. Nakita nitong nakatayo si Tina at nakahawak sa tulos na pinangsaksak nito sa bangkilan. Napangiti naman ang kanyang ama noong makita nitong maayos na si Tina. Dali-daling bumangon ang kanyang ama upang yakapin nito si Tina. Iyak naman ito ng iyak sa pangyayaring yon. Si Tina naman ay tila ba natutuwa noong makita niyang muli si Ago. Maayos naman na bumangon si Tata Ago at agad na niyakap ang kanyang mahal na si Tina. Hingi ito ng hingi ng pasensya sa kanyang kapabayaan. Hanggang sa napatingin na lamang sila sa bangkilan, ngunit laking gulat na lamang ni Tata Ago noong nakita niya ang tunay na anyo nito. Ito yung albularyo na kanyang pinagtatanungan noon. Ito yung albularyo na nag-utos sa kanyang hiwalayan si Tina. Doon niya na napagtanto na kaya pala nito inuutos yon, ay may itinatago pala itong pagtingin sa dalaga. Iyak pa rin ang iyak itong si Tina at Ago. Ngunit noong makita ni Tina si Teban at ang kanyang anak, yung tiyanak na napatay ni Ago, tila ba hindi niya ito kilala?
Nagtatanong pa ito kung sino daw yung batang nakahandusay. Sinabi na lamang ni Ago at ng kanyang ama na mag-ama raw si Teban at yung batang iyon para hindi na makagulo pa sa iniisip ni Tina. At nang tanungin ni Ago si Tina kung paano ito gumaling, hindi rin niya daw matandaan ang mga nangyayari. Naalala raw nito na takot siya noong may nagpakita sa kanyang aswang sa loob ng kanyang silid. Mula daw noon ay hindi na niya alam pa ang mga nangyari. Dahil nga doon, hinayaan na lamang ito ni Tata Ago at madali ang inilibing ang mga bangkay nila Teban, yung tiyanak at yung albularyo na bangkilan. Mula noon ay nangako na si Tata Ago na hinding-hindi na niya iiwan pa si Tina. Naging masaya ang dalawa. Tuwang-tuwa si Tina at Ago sa mga kaganapan. Palagi rin silang masaya sa bawat oras at tila ba wala nang sasayangin pang mga sandali. Mayroong pistahan noon sa kabilang baryo na pagpasyahan ni Tina at ni Ago na manood ng parada. Masaya silang nanonood rito nang biglang nagkaroon ng aksidente. Mayroong nahulog na kabataan sa isang palaro, yung sikat na larong Pinoy, ang palisebo. Pumutok ang ulo nito at naging duguan. Malayo man kila Ago ang aksidenteng yon, ngunit nagtaka naman si Ago noong bigla siyang nakaamoy ng sariwang dugo. Kahit napakalayo sa kanila noon ay naamoy niya ito. Dito na siya nagsimulang magduda at bigla niyang naisip ang perlas na itim na isinalin sa kanya ng aswang. Agad nang nagyaya si Ago na umuwi ng bahay, nagtataka naman si Tina sa kanya sapagkat hindi pa tapos ang parada. Ngunit wala na rin itong nagawa pa, kaya tuluyan na silang umuwi ni Ago. Hanggang sa sumapit na muli ang kabilugan ng buwan, habang nasa hapagkainan sila Ago at Tina, kasama ang pamilya nito, nakaramdam si Ago ng panginginig ng kalamnan. Maya-maya pa, naglapag si Tina ng suka na kanilang sausawan na may halo itong asin. At noong nagsausaw naman si Ago ng kanyang daliri doon, bigla itong napahiyaw. Tila ba napakahabdi ng kanyang nararamdaman? Nagtaka ang lahat maging siya hindi rin makapaniwala. Tila ba umiepekto na sa kanya ang perlas na itim na isinalin sa kanya ng bakila na yon? Kinakabahan na si Ago. Tila ba alam na nito ang mga susunod na mangyayari? Dali-dali itong lumabas ng bahay at nagpakalayo-layo kila Tina. Dito na nga siya napunta sa isang kagubatan, sa isang masukal na gubat. Bigla itong nagbago ng anyo. Naging mabalahibo rin ito at napakapangit ng itsura. Naging kulubot ang balat ni Ago at nagkaroon ng matutulis na mga ngipin. Ngunit nilalabanan niya ito. Kahit nahayok na hayop ito sa sariwang laman ng tao, ay hindi niya pa rin magawang kumain ito. Huminto na lamang siya sa isang masukal na kagubatan at doon na nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, bumalik si Tata Ago sa bahay nila Tina. Noong makita na niya ang kanyang mahal na si Tina, ay agad niya itong niyakap ng mahigpit. Umiiyak na naman ang dapat ay masayang si Ago. Nagtataka man si Tina ay niyakap niya rin ng mahigpit ang kanyang mahal. Dito na nga ay pinagtapat ni Ago ang mga nangyari sa kanyang pakikipaglaban sa bangkila na yon. Naiyak na naman si Tina sa kanyang nalaman. Wala nang magawa pa ito kundi ang tanggapin na lamang si Ago. Mamayang gabi, magiging kabilugan na naman ang buwan. Dapit hapon pa lamang, nagpakalayo-layo na si Ago sa kinaroroonan nila Tina. Hanggang sa napadpad siya sa nayon na kanyang napuntahan noon, yung nayon na may nagtangkang manlason sa kanya. Pagkarating na pagkarating niya rito, hinarang siya ng tatlong lasing na kalalakihan, mga maskuladong mga ito at tila ba may masamang balak kay Ago. Agad-agad na hinawakan ng isa sa mga lalaki ang braso ni Tata Ago, sabay sabing, "Iho, mukhang hindi ka taga rito ah. Bigyan mo nga kami ng pambili ng alak." Sambit ng isa sa mga ito habang nakatitig ng masama ang dalawa sa kanila. "Wala akong pera, pasensya na kayo. Kailangan ko nang umalis, bitawan mo ako."
wika ni Tatago. Anong walang pera? Hindi yan maaari. Sabay sinuntok sa sikmura si Tatago at sinundan pa ito ng tadyak ng dalawa pang lalaki. Walang magawa si Tatago kundi ang takpan ng kanyang muka na pinupuntirya ng mga ito. Tila ba gusto nitong wasakin ng kanyang pagmumuka? Napakasama ng pagbungad nila kay Tatago. Iniwan nila itong nakahandusay lamang sa kalye. Si Tatago naman ay bigla na lamang nagbago ng anyo at dahan-dahang bumabangon na tila ba walang sakit na nararamdaman sa kanyang katawan. At habang hindi pa nakakalayo ang tatlong lalaki, agad-agad na sinunggaban ni Tatago ang mga yon. Yung lalaki na unang nanakit sa kanya, agad niyang tinusok ng kanyang matutulis na kuko. Ang batok nito. Dahil nga ron, nagulat pa ang dalawa at nagtangkang tumakbo. Ngunit huli na ang lahat, masyado nang mabalasit itong si Tatago. Dito nga ay mas lalong naging agresibo ang anyong aswang ni Tatago hanggang sa napas lang niya ang tatlong yon. At dali-dali nang umalis sa nayon, ito ang unang pangyayari sa buhay aswang ni Ago na makapas lang siya ng tao. Takot na takot ito sa kanyang ginawa, hindi niya naman ito gusto. Nais na niyang makabalik sa kanyang dating anyo, kaya naman lalo pang nagpakalayo-layo si Ago. Sobrang layo, yung hindi na talaga makakabalik pa sa kinaroroonan ni Tina. Hanggang kinabukasan, may napansin si Ago sa isang kuweba. Napansin niyang dito na muna manirahan. Ngunit naunahan na pala siya ng isang tao. May tao sa loob ng kuweba. Si Dante, isa ring manggagamot. Ngunit nagtataka itong si Tata Ago sapagkat tila alam na nito na may parating sa kanyang kinaroroonan. Bumati kasi ito sa kanya at saka nagpakilala pa. Pagkarating na pagkarating niya sa bunganga ng kuweba, nagbalik naman ang pagbati itong si Tatago sa kanya. Alam ni Tatago na hindi ito basta-bastang tao lamang sapagkat napakaraming uri ng halamang gamot ang nakikita niya sa paligid nito. Alam niyang may espesyal na kakayahan ang taong ito. Dito nga'y nagtangkang magtapat si Tatago, ngunit pinigilan siya nito at sinabing, "Huwag ka nang magsalita. Alam ko ang pakay mo." Huwi ka nito kay Tatago. Nagulat na lamang si Tatago noong kinuha ni Dante ang isang garapon na may lamang dahon na nakahalo sa likido. Ibinigay niya ito kay Ago at nais ipainom. Walang ano-ano'y inubos ito ni Ago at hindi na nagtira pa. Maya-maya lang, nagsalita muli si Dante. "Ago, Ago ang ngalan mo, diba? Bago ka pa man makatungtong rito, ay alam ko ng problema mo. Nais kitang batiin sa iyong katapangan at pagmamahal sa iyong puso. Kaya dahil doon, ikaw ay aking pagagalingin." Huwi ka nito. Maya-maya pa, biglang sumakit ang tiyan ni Tatago. Tila ba hinuhukay ang kanyang bituka sa sobrang sakit? Suka ito ng suka ng walang dahilan. Naisip ni Tatago na nabiktima na naman siya ng lason tulad ng ginawa sa kanya ng isang lalaki na nagbigay sa kanya ng isda noon. Paglingon ni Ago kay Dante, wala na ito. Tila ba bigla na lamang naglaho na parang bula? Hindi na ito nagawa pang hanapin ni Tata Ago sapagkat sobra na talaga ang sakit ng kanyang tiyan. Yung huling pagsuka ni Ago, biglang lumabas ang itim na perlas. Kasabay noon ay ang nawala na ang pagsakit ng kanyang tiyan. Napansin rin ni Ago na wala na yung garapon na may halamang gamot sa loob ng kuweba. Mga nagmistulang isang normal na kuweba lamang to. Biglang naglaho na parang bula ang mga nasa loob kanina. Maging si Dante ay hindi na niya talaga mahagilap. Sumigaw na lamang siya ng kanyang taus-pusong pasasalamat kay Dante. Ngunit wala na talagang bumalik na tugon. Kaya napagpasyahan niya na lamang muling bumalik kay Tina. Ilang oras na paglalakbay ni Ago ay nakauwi siyang muli sa piling ni Tina at masayang ipinalita ang kanyang karanasan.
tuwang-tuwa muli ang kanyang mahal sa tagumpay na nakabalik siya. Lumipas ng ilang taon, wala nang nangyari kakaiba kay Ago. Hindi na rin siya natatakam sa dugo at karne ng tao. Hanggang sa napagpasyahan na nilang magpakasal ni Tina at natupad na ang kanilang pag-iisang dibdib. Nagpakasaya na ang lahat. Ilang taon pa ang makalipas, nagkaanak na sila Tina at Ago, isang batang lalaki, at lumaki itong kamukhang kamukha ng bata na anak ng aswang, yung batang nagiging tiyanak kapag kabilugan ng buwan. Ngunit naging isang normal itong bata at masiyahin. Naging masaya na ang pamumuhay nila Tina at Tata Ago. Hanggang dito na lamang po ang kwento ni Tata Ago. Nakakalungkot man, ay dito na ito matatapos. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel na ito, ay pakiclick na lamang po ang subscribe button at ang notification bell. Kahit yun na lamang po, ay tatanawin kong malaking utang na loob.